Hello, good morning, good afternoon, good evening. Si EJ po ulit. So today naman, tuturuan ko kayo ng soil mix na pwedeng gamitin sa lahat po ng halaman. And sorry, medyo mahangin. Pero yan, gagamitin natin siya sa lahat ng halaman or pwede siya sa lahat ng halaman na kailangan ng soil medium. So hindi included yung mga aquatic tsaka yung mga aerial plants tulad ng mga orchid. Diba? Kasi hindi naman talaga nila kailangan ng lupa. Pero kung meron kayong indoor tsaka outdoor plant, pwedeng-pwede po itong gamitin. Diba? Lalo na yung mga indoor plant na slow grower. So itong soil mix na magagamit po natin is makakatulong dun sa mga slow grower. Tapos kung meron po kayong mga halaman na kailangan talaga ng well draining, pero kailangan pa din niya ng nutrients, so ito yon, ito yung soil mix na hinahanap nyo. So lima po yung medium na gagamitin natin. Ayan. So, sabihin ko sa inyo kung ano-ano sila. So, first, ito yung pinakamahal siguro sa listahan. Vermicast or vermicompost. Ayan. So, yung dumi ng mga bulate, tsaka yung pinaka-compost nila. So, kaya siya mahal kasi siya yung pinakamahirap i-produce sa kanilang lima, no? Kasi kailangan nyo talaga ng farm dyan or mga container na dun talaga maninirahan yung mga bulate. So, yung mga sobrang nutrients kasi or sobrang jampa kasi ng nutrients yung mga dumi nila or yung mga compost talaga nila. So ito yung tutulong sa pagpapalaki. So yan po yung magsisilbi na fertilizer or natural fertilizer nung soil mix na gagamitin natin. So ayan, ito po siya, vermicast or vermicompost. Ayan. Next naman sa listahan natin is cocopeat. Ayan, ito mura lang to, parang magkano pabili ko dito, 50. Ayan. So cocopeat, yan po yung sanyog, tama ba? Nyug ba yan? So yan po yung makakatulong naman sa drainage natin, pero makaka-retain pa din ng konting moisture para dun sa halaman, ba may plastic pa. Okay, so cocopeat. Cocopeat po yung isa. Next naman is carbonized rice hull. So hindi tayo gagamit ng rice hull, yung normal, yung ipan ng palay. So kailangan rice hull talaga, yung sunog na, or yung carbonized na, ayan siya. So kaya hindi ako gumagamit or hindi ako gagamit ng rice hull ngayon kasi kung gagamitin nga natin siya sa indoor plant, 'di ba? Kasi kapag mga indoor plant, ano 'yun eh, ginagawa po nating pang-aesthetics, 'di ba? Pang-design ng bahay. Si rice hull kasi may tendency na kapag sobrang moist, naglulumot, 'di ba? Nagko-color green, so pangit siya sa loob ng bahay. So for aesthetics, carbonized rice hull yung gagamitin. Saka mas ano to, jam-pack ng nutrients compared sa rice hull or yung normal na ipa ng palay kasi nasunog na siya, parang na-process na, so medyo napalabas na yung nutrients, lalo yung nitrogen dun sa carbonized rice hull. Okay, so yung isa is carbonized rice hull, mura lang din yan, mas mahal to kaysa dito, ayun ko bakit. Ito kasi parang 50, ito parang 80, ganyang kalaki, ilang kilo ba ito, dalawa, hindi ko sure, pero mas mahal siya. Ayan. So yung next naman is pumice, diba? Sa pumice, pwede po ang gamitin natin dyan, perlite. Pero pumice kasi, yung mas gusto ko kasi mas ano to, mas tawag dito, mas nakakatulong sa aeration para sa akin. So for based on experience. So ito kasi for aeration talaga ng lupa yung pumice. So para din kapag mayroon tayong mga succulents na gagamitan ng soil mix. So sobrang friendly nito kasi sa mga succulents, diba, siya sa mga cactus. So pumice, maglalagay tayo lalo na dun sa mga kailangan talaga ng well draining na soil mix tulad ng mga rubber plant, diba? Talagang kailangan, or mga philodendron. So speaking of philodendron, hindi po tayo ngayon maglalagay ng coco cubes kasi may ibang halaman na hindi bagay yung coco cubes. Philodendron lang talaga kasi yung bagay, di ba? So dun tayo sa mga bagay talaga lahat. So pwede din naman to sa philodendrons. Pero ayun nga, walang coco cubes kasi hindi siya bagay, lalo na kay Mayana, di ba? Alang lagyan yun ng coco cubes yun. Pero ayun, dun po tayo sa lahat talaga, yung aakma sa lahat. Then last na sa listahan natin, ayan yung nakasako. 10 kilo yan. 80 pesos, mura din, pero yan po ay garden soil. Teka, kuha tayo. So ang garden soil is topsoil po yan, yun yung composition yan eh. Topsoil ng kahit anong lupa. So minsan nagkakaroon dyan ng loam, basta ang ano kasi ng garden soil is buhaghag siya. Yan. Ito yung itsura niyan. So buhaghag siya, tapos meron pa ding mga organic matter. Ayan. So yun po yung gagamitin natin, garden soil. So ito yung pinaka madami dun sa composition or dun sa soil mix natin na gagamitin. Okay, kasi dyan po talaga kukuha ng organic matter bukod dito sa vermicast yung halaman. Okay, so ayan po, yung dulo natin ay garden soil.
So yung timplahin na natin or ano ba, haluin na natin yung soil mix natin. Okay, so dito po natin sila haluin, tapos kailangan meron tayong pangsukat. Ito yung pangsukat ko. Basta isang ganito, one part. Okay? So yung composition ng ating soil mix or yung best soil mix siguro, no? Is two parts na garden soil. So dalawang ganito 'yon. So kuha tayo ng two parts na garden soil. So one tapos two. Okay? Sabihin ko sa inyo mamaya kung ilang percent 'yan, pero sa ngayon 'yun muna, two parts na garden soil. The next naman is one part na carbonized rice hull. Ayan, one part na carbonized rice hull. Tapos one part na coco peat. Ayan, so one part na coco peat. Okay. The next na, half part. Okay, so kalahati lang nito na vermicast. Ayan, so kalahating vermicast. Tapos half part na pumice. Ayan, so kalahati po na pumice. Okay, so ito po yung soil mix natin. So nasa ilalim, two parts na garden soil or 40% garden soil, one part na carbonized rice hull or 20% na carbonized rice hull, one part na coco peat or 20% na coco peat, half part na vermicast or vermicompost or 10% na vermicast or vermicompost, then half part na pumice or 10% na pumice. So siya po ay 40-20-20-10-10. Okay, 40% garden soil, 20% carbonized rice hull, 20% coco peat, 10% vermicast, and 10% pumice. Ayan, so pwede na po natin siyang haluin. So haluin natin siya ng maayos. So ito na yung soil mix na pwede natin gamitin sa lahat ng uri at ng halaman. So fast draining dahil po sa pumice, di ba? Pwedeng-pwede sa mga succulents. Ayan, tsaka fast draining dahil din sa coco peat. Tsaka sa carbonized rice hull, pero nakaka-retain pa din ng moisture. So ang hinahabol talaga kasi natin dito sa carbonized rice hull yung is yung nitrogen content niya. Tapos dito naman is yung pag-retain niya ng moisture, 'di ba? Pares kasi silang fast draining eh, pero meron po silang iba-iba na advantages para sa halaman. So may magtatanong bakit hindi na lang gamitin is kokopit lang or carbonized rice hull lang or pumice lang. Meron kasi na ibang halaman na hindi niya nagugustuhan kung ang amendment lang ay ito lang or ito lang or ito lang. Kaya natin pinaghalo yan para nga sa lahat ng halaman, 'di ba? Hindi na tayo pahalo-halo ng iba't ibang soil mix, 'di ba? So pwedeng maramihan yung halo natin ng ganito. Tapos para po sa mga outdoor plants at sa mga slow grower, 'di ba? Ganun din. Andyan po yung garden soil natin, ayan, para sa organic matter. Tapos dinagdagan pa natin ng vermicast or vermicompost. Para po sa natural fertilizer talaga, para bumilis talaga yung atubo ng halaman natin. So pwede po yan sa outdoor and indoor plant. So again, 40% garden soil, 20% na coco peat, tsaka 20% na carbonized rice hull, 10% na vermicompost, tsaka 10% na pumice. Ito po yung itsura niya. Ayan. Okay? So ayan, pwede nyo na pong gamitin yan sa mga halaman nyo. So kayo na po bahala kung saan nyo ilalagay. So kapag ano lang, ito, konting tip lang. Kapag gagamitin nyo to sa indoor plant, diba? Kung wala naman kayong outdoor plant, lahat ay indoor plant, pwede nyo pong bawasan yung garden soil, diba? Pwede nyo palitan ng pagpalitin nyo yung composition niya, gawin nyo mas madami yung carbonized rice hull compared sa garden soil. So yung garden soil kasi kailangan ko lang talaga yan sa organic matter, diba? Pero yung indoor plant kasi parang hindi naman nila masyadong kailangan organic matter, kailangan nila fertilizer talaga. Or kailangan nila pero mas ito, yun nga, mas kailangan nila nito. Okay, tsaka yung garden soil kasi minsan nakaka-attract ng ibang insekto. So kapag indoor plant lahat ng halaman nyo, di ba? Mas okay kung mas konti yung garden soil. Pero in general, pwede po sa lahat ng halaman itong soil mix na ginamit natin. Okay? Sana nakatulong tong video na to. Sabi ni YouTube, magugustuhan nyo itong video na yan. Ayan, so, click nyo na lang yan. Okay, si EJ po ulit. Maraming salamat. Subscribe kayo. Thank you!